Sa inyo pala, Guy, kasi sabi nila, gagawa daw sila ng listahan ninyong mga rice retailer at para pa magko-compute kung magkano ang ikakalugi ninyo sa pagpapatupad po nito. Ano po ang insights niyo dito, Sir James? Okay. Maraming salamat sa oportunidad na ibinigay niyo sa akin bilang Pangulo ng Samahan na mga nagtitingin ng bigas, ang Grecon Philippines. Ganito ho, dito sa Executive Order 39, biglaan ho ito kasi hindi ho preparado yung ating mga retailers na biglang mapapatupad kasi mayroong magpatupad ng magbigay ng price cap dahil nga mayroon nang na-imbak at saka mayroon nang nabili. Hindi naman na-imbak na marami. Mayroon nang nabili yung ating mga retailers nung nakaraang linggo prior nitong paglabas ng executive order. Pero be that as it may, dahil ipapatupad na rin, wala ho tayong magawa kasi executive order yan. Pero gusto rin namin iparating pamahalaan. Malaki ho yung malulugi ng mga retailers kasi on the average sa aking sa aming data sa aming dato sa retailers natin buong Pilipinas 20 to 30 bags per day yung maibinta ng isang retailer natin on the average pero yung malaking bulk nito diyan sa mga consuming area like Metro Manila so yung actually yung pag bili nung stock na yan at 50 pesos per kilo nung nakaraan. Ngayon, dito sa gustong ipatupad ng ating pamahalaan na sa guideline na hindi ko pa ho kabisado except ang nalaman ko lang, yung 45 pesos, yun ang wheel mill dry sa 15% to 25% brand streak. Malulugi yung ating mga retailers ng 5 piso per kilo. 5 piso per kilo ang lugi. Oo, okay. Kasi sa puhunan pa lang yan. 50 ba ng 45? Ibig ng 45. Yun, kung titingnan natin, 5 pesos times 50 kilos, lalabas na 250 pesos per bag ang mawala. So kung kukumputin natin to either 20 bags or 30 bags yung maibinta ng retailer natin, lalabas na 5,000 to 7,500 pesos yung mawawala sa ating retailer sa isang araw. Uh-oh. Yun ang malulugi. Pero, yan na nga. But then, binigyan din kami ng kaunti dahil nga no less than the government through Speaker Romualdez, nagsasabi na hindi naman hubingi yung ating gobyerno. Pakinggan naman nila yung aming dilema. Kasi mapipilitan kaming taas na presyo dahil nga sa executive order.